Tuwing Biyernes Santo, isinasaalang-alang natin ang dakilang pag-ibig na ipinamalas ng Panginoong Jesus sa pag-aalay ng kanyang buhay. Turo ng katesismo, isinilang ang simbahan sa total na pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan mula sa dugo at tubig na tumanak kay Jesus. Isinilang ang simbahan. Kung si Eva ay nabuo mula sa tandiyang ni Adan, ang iglesia ay ipinanganak mula sa sinibat na puso ni Jesucristo na pumanaw sa Kalbaryo. Ang liturhiya ng simbahan sa araw na ito ay tutok sa sakripisyo ng Panginoon at kanyang pakikiisa sa lahat ng makasalanan. Pumanaw si Jesus para sa atin sa gitna ng ating pagiging makasalanan upang palayain tayo sa kamatayan. Ang Panginoon ang umako sa parusang nararapat ay sa atin. Tayo ay hinilong sa pamagitan ng kanyang mga sugat. Matapos ang 2,000 taon, patuloy niyang iniaalay ang sarili sa Santa Misa para sa ating kaligtasan. Tunay na inako ng Panginoon ang lahat ng hirap hanggang sa kamatayan. Walang pagtutol, walang paghihimagsik, walang reklamo. Siya ang tunay na lingkod ng Panginoon at lahat ay kanyang tinanggap para sa ating kaligtasan. Ito ang sentro ng atensyon ng ating pagninilay ngayong Biyernes Santo habang sinasariwan natin ang pasyon ni Jesucristo sa mismong oras ng awa ng kanyang pagpanaw. Huli natin nadarama kahit ngayon ang kapangyarihan ng kanyang walang pag-iimbot na pag-aalay. Pinagnilayan natin ang hindi makatarungang pagpapako sa kanya ni Poncio Pilato, ang pag-aakusa sa kanya ng mga pinuno ng bayan, ang pagkakalulo sa kanya ni Judas Iscariote, at pagpapahirap sa kanya ng mga sundalong Romano. Lahat ng ito ay buhay na buhay pa rin sa ating panahon. Nasa ating puso pa rin ang kakayahang ipagkamilo at itakwil ang Panginoon sa patuloy nating pagkakasala. Sinasaktan pa rin natin at pinahihirapan si Jesus. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, patuloy ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Patuloy niyang tinitiis ang hirap sa gitna ng walang puklat nating pagtatakwil at pagkakalulo sa Kanya. Dahil sa walang tigil nating pagkakasala, talagang hindi masusukat ang Kanyang pasensya, pangunawa at pagmamahal sa atin. Patuloy siyang pumapasok sa pinakamadilim na parte ng ating puso kung saan naroon ang kakapusan ng pananalig at kawalan ng pag-asa. Sa ating pag-iisa sa Panginoong nakabayubay sa krus na iyong araw, muling nabubuhay at lumalago sa ating puso ang pasasalamat sa lahat ng kanyang tiniis at ginawa para sa atin. Sa pagpapamalas ng kanyang dakilang pag-ibig, napapalitan ang ating mga angal sa buhay ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang bukas palad na pag-ibig sa atin. Partikular ngayong Biyernes Santo, tinuturuan tayo ng Panginoon na magsabi ng buong tuwala, Aba, sa iyong mga kamay, isinusuko ko ang aking espiritu. Mga kapatid, sa araw na ito, pinatitibay ng Panginoon ng ating kalooban
sa pamamagitan ng kanyang pahayag kay Santa Faustina. My mercy is greater than your sins and those of the entire world. Who can measure the extent of my goodness? For you, I descended from heaven to earth. For you, I allowed myself to be nailed on the cross. For you, I let my sacred heart be pierced with a lance, thus opening wide the source of mercy for you. Come then with trust to draw graces from this fountain forever, for I never reject a contrite heart. Nawa, huwag kailanman nating bigyan ng limitasyon ang dakilang pag-ibig at awa ng Panginoon sa atin. Mamulat nawa tayo kung saan paulit-ulit nating sinasaktan ang Panginoon sa ating buhay. Patuloy nawa nating ibubug ang ating sarili sa dagat ng Kanyang walang hanggang awa. Inungin natin sa Diyos ngayong araw na bigyan tayo ng lakas at tapang upang manatili sa Kanyang piling sa paanan ng krus. Santa Maria, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.